Ako si Pete, isang office boy. Ito lang ang buhay ko noon. Kala ko nga, tatanda na akong walang makakasama. Pero biglang dumating sa buhay ko si Abby. Wow! Unang pasok pa lang niya. Chicks na ang datingan. Grabe, pag-upo niya pa lang, ibang level na yung aura niya. Glowing! Parang commercial ng shampoo at Eskinol. Amazing talaga! Hi! Kaso, suplada. Grabe ang cold niya sa aking muna. So please, please, please. Noong time na yun, tuwing pumapasok siya, mas lalo siyang gumaganda. Kaso habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging suplada. Morning. Cold pa rin. Dahil doon, mas kinonvince ko ang sarili ko na dapat maging magaan loob niya sa akin. Dapat hindi siya matakot at magmukha akong stalker sa paningin niya. Hi! Freaky! Kaya gumawa ako ng way. Naging sweet ako. Konting diskarte para di malata na sobrang type ko siya. Let me Kaso, napakatigas pa rin kong si Abby. Dead ba pa rin? Oh, man! Let me May time na nagkaroon ako ng pagkakataon na dumiskarte ulit nung may birthday siya. Medyo pinaghandaan ko yun eh. Akong tsaba mga office mates namin. At doon na nga, nagkaroon ng spark ang Malanadine at James na kwento namin. Doon nagsimula ang kilig moment niya. Ito na ang time na hindi na siya cold sa akin sa office. How could I Ang sarap sa feeling. Wow! Sobrang akong kinikilig. After ng maraming snub moments at taray memories, sa wakas, sumagit din siya ng yes! At yun ang best day ever of my life. How would you feel if I told you I loved you? Malaking parte ng buhay ko sa akin si Abby. Siya ang isa sa dahilan na unti-unti kong magbabago. Unti-unti niyang minulat ang mga mata at isipan ko na ipakita sa akin ang tunay na kahalagahan ng buhay. Kaya sa bago naming kahakaping journey, for sure, mas magiging interesting ang sunod na page ng kwento namin. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.